susunod ng vice-presidente ng Pilipinas, walang iba kung hindi si Senator Ping Lacson at si Tito Sen, Tito Soto! Yan, oh. Abang na tayo. Excited na ba kayong lahat makita ang susunod na presidente ng Pilipinas? Excited na ba kayong lahat makita si President Ping Lacson? Excited na ba kayong makita si Vice President Tito Soto? Pangasinan! Mag-ingay na may kasamang palakpakan! Pareho namin may tapat sa Diyos. At marahal. Siyempre, yung tulad ko ang laging tapat sa tungkulin. Yung tulad namin, laging panik sa kama. At galit sa katiwala. Alright! Taas ang mga kamay! Ay, si Ping yan. Ping, siyempre. Ping Lacson. Si Ping! Ping Lacson po! Lacson. Siyempre, si Ping. Lacson, sir. Ping Lacson. Parating na po mga kaibigan, ilang minuto na lang, parating na po ang ating susunod na presidente ng Pilipinas, Senator Ping Lacson! Palakpak naman po! Aray, kabaluyan din, Linggayan, ipanunong tayo ang patapatang, ipanagsubi, kasaya ay Tito. Asaya ay grupo tayo at atang tanagagin ang saminatan. Panfilo Ping Lacson, San Tito Sen, Soto! Sinong gusto mong maging leader natin? Gusto ko yung kasingsipan ko. Yung nagpapalasakit sa kapwa, tulad ko. Yung may isang salita. Tulad ko. Yung good example din, parang si Daddy. Parang si Mami. Susundin mo dahil nirirespeto mo. Gusto ko yung ipapalik ulit ang dignidad ko. Yung pareho naming may takot sa Diyos. At marangal. Siyempre, yung tulad kong laging tapat sa tungkulin. Yung tulad namin, laging panik sa tama at galit sa katiwalian. Wow, sino naman yan? Ay, si Ping yan. Ping, siyempre. Alright. Si Ping. Ping Lacson. Ilang sandali na lang mga kasama natin mga kaibigan. Si Senator Ping Lacson ang presidente ng Pilipinas mga kaibigan. Itaas natin ang ating mga kamay. Ayusin natin ang buhay mo. Darating din po ating Vice Presidential na si Tito Sen Soto. Aray, kabaluyan tayo, Linggayan. Itaas sila po ang mga kamay mga kaibigan. Aratan. Ipanunong tayo ang patapatang ipanagkagsubi sa Team Lacson Soto. Wadjalara datang tanagagig. Itas lang po ang ating mga kamay. Nanunong kulay. Wadjala si Tito Soto sa Senator Ping Lacson. English o Tagalog. Pindutin ang next at input ang invite code kung meron. Kung wala naman ay tatawagan kayo ng isa sa aming representatives. Pag dinownload ang app, si Senator Ping Lacson na mismo ang magpiping sa inyo. At atang tanagagay, itaas ang kamay, wagay-way! Dumating na po mga kaibigan, si Senator Ping Lacson! Tito Soto! Ang Team Lacson Soto at atang tanagagay, isang bagsak, isang masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan! Once again, please welcome Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto! Kasama rin po mga kaibigan ng ating pong mga senatoriables. Andyan po si Senator Guillermo Eliazar! Yeah. Senator Benguita Padilla!
Alright! Senator Bonsoir Del Rosario! At ang Vice President ng Pilipinas, Tito Soto! Alright! At ang ating President, Senator Ping Panfilo Lacson! Alright! Ipanong ng tipay ang patapatang yung panagsubi sa team Lacson Soto! Isang bagsak! Hep, hep! Ping! Tito! Palakpakan, Pangasinan! All right. Siyempre mga kaibigan, nandito pa rin po ang team Lingkod ng Bayan. Palakpakan naman natin ang mahal na mayor ng Lingkod, Mayor Leopoldo Patawil! We would like to acknowledge ang sikat na sikat na PBA player, mga kaibigan, Mark Pingris! Okay, so ngayon po, let's all settle down. Pwede po, maupo na po ang lahat para po tayo yung mga pag-umpisa na ng ating programa. Ayan po. Paring Jeff, siguro para maipakita natin ang mainit na pag-welcome at pagsunod pa rin ng mga kababayan natin sa Lingayen, please wear your face mask properly. Ayan, wear your face mask properly. Paano lang po. Huwag po natin tatanggalin ang ating face mask at please practice social distancing. Ayan. Ngayon po, pwede na po tayong lahat magsiupo. Maupo na po ang lahat. Upo na muna kayong lahat, mga para kaibigan. Para kayo po'y makapagbahinga na dahil nandito na po ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ping Lacson! At ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Tito Soto! Gusto, alam mo, parang Jeff, ang pag-welcome ng mga kababayan namin dito sa Lingayen. Pag sinabi kong Ping, ang sasabihin nyo, Lacson, sabay-sabay, Ping! Ping! Pag sinabi kong Tito, sabihin nyo, Soto, Tito! Tito! Ping! Ayan, talaga naman. At syempre, tuwang-tuwa ako ngayon dahil ganito kainit ang pag-welcome ng mga kababayan natin. And of course, ladies and gentlemen, is still live and for and on behalf of the Municipality of Lingayen together with the United Coalition for Lacson Soto Supporters. Welcome po sa labing-tatlo na po mga kaibigan na online kamustahan! Dito pa rin po yan sa ating Lingayen Civic Center, mga kaibigan. In a very short while, makakasama natin ulit ang ating po mga kababayan. At syempre, narito po ang Team Lacson Soto para ipaliwanag sa inyo ang kanila po mga plataforma ngayong hapon na ito. Meantime, para sa lahat ng mga kababayan natin, may I request ang ating pong mga lahat ng kabaluyan tayo to please stand as we move on with a short prayer para sa mga kababayan natin sa dinagsapon ng bagyong si Odette, especially sa Visayas at Mindanao, through a prayer which will be led by ABC Vice President Cop Jojo Ramos. Okay, tayo po ay sandaling manahimik, tumayo at yumuko at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat, sa araw nito, Ama, kami po ay lubos na nagagalak sa kalakasan, sa haba ng buhay na ipinagkakaloob ninyo sa araw-araw. Maraming salamat din, Ama, sa oras na ito. Nakasama po namin ang aming mahal na senador, Honorable Ping Lacson, at ang aming Senate President, Honorable Tito Soto, at ang kanyang kasama.
Dalangin namin, Ama, at kami po ay nagpapasalamat na inyo po silang iningatan, ginabayan, at nakarating sa dakong ito nang walang sagabal at maayos. Kami po, Ama, ay dumadalangin at lumalapit sa inyo. Naway tulungan niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na, Ama, sa aming mahal na senador na siyang gusto naming mamuno sa bansang ito upang kami, Ama, ay magkaroon ng mahusay na gobyerno, mahusay na buhay, at upang sa ganun, Ama, ang inyong mga anak sa mundong ito ay magkakaroon ng magandang buhay. Kalakip din, Ama, sa aming panalangin naway tulungan niyo siya sa kanyang hangarin na mamuno sa amin upang sa ganun, Ama, ang kanyang gustong gawin sa aming bansa ay kanyang magawa at may pagpatuloy ang kanyang magagandang trabaho na amin pong nakikita, hindi lang po sa gawa kundi nasa puso at sa kanyang isip. Muli, Ama, kami po ay humihiling ng kapatawaran sa aming pagkukulang at nagagawang kasalanan upang sa ganun, Ama, ay lagi po kaming malinis na humarap sa inyo. Kalakip din, Ama, sa aming panalangin ang lahat po naming kababayan na sinusubok sa buhay na ito, mga nasalanta ng bagyo, mga dumaranas sa pandemya. Naway sama-sama niyo kaming tulungan, gabayan at ipagkaloob ang aming pangangailangan sa buhay na ito. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. Tepakanta pa yung patapatang labas si ABC Vice President Cop Jojo Ramos. Gusto ko kong ipakaalam sa inyo lahat, mga kaibigan. Diyan sa sublight tayo yung presidente ng Pilipinas. Say asawa to at tatang tanagagik ang gapon arom. Kababayan natin all the way from Bulinaw, Pangasinan. Alice Deferio Lacson. Tipakan tayo pa tatang tanagagik ang ating pong presidente. Walang iba kundi po si Senator Bing Lacson. Eh talaga naman po, mga kaibigan, may dugong Pangasinan. Sino po yan? Palakpakan naman po natin, mga kaibigan. Gusto ko pong iparamdam sa atin po mga distinguished guests ngayong afternoon na to na talaga po tayo dito sa Linggayen ay mainit sa amputa-putang iyo po nagagsubi tayo sa Team Lacson Soto Katoni Pagag. Palakpakan natin, mga kaibigan. Ping! Isang beses ba, ping! Tito! Tito! Okay, magandang hapon po sa inyong muli. Ako po ang yung lingkod, Jay Uriles ng 90.3 Energy FM Dagupan. At siyempre, wini-welcome ko po kayong lahat dito po sa ating pong online kumustahan dito po sa Linggayen Civic Center. At ngayong hapon na ito, mga kaibigan, atin din pong mga kasama si Senator Guillermo Eliazar. Palakpak naman po na may kasamang hiyawan, mga kaibigan. Senator Benguita Padilla. Makakasama din po natin siyempre ang sikat na aktor, walang iba kundi si Senator Monsieur Del Rosario. At siyempre ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Tito Soto. At walang iba, mga kaibigan, ang Presidente ng Pilipinas, President Bing Lacson. Salamat po sa mga kasama natin dito ngayon at din sa nanonood ngayon sa buong Pangasinan at malugod na pagtanggap po sa online kamustahan with Ping and Tito. By the way, uli sa inyo pong lahat, masantos siyang aram. At gusto ko lang pong ipalam sa inyo na in a moment from now, sisimulan na natin ang ating programa, ang probinsya ng Pangasinan. Siyempre, ito po ang online kumustahan. Alright. At siyempre, I think we have another intermission number before we move on to this part. So ulit, makasama natin ang bandang asin in a few minutes. So again, palakpakan naman po natin, mga kaibigan. At bago natin formal na ipakilala, eh gusto ko lang po munang ipalam sa inyo na meron din po tayong kakanta ngayong after na to. Mayor Paul? Okay? So we have Aliza Escarin. Yan. Mayor Paul, meron kayong gustong ipaalam sa ating Aliza? Alright, mga kababayan. Sa puntong ito, gusto kong
marinig ninyo at maramdaman ninyo ang isang kanta na alam kong tatatak sa inyong mga puso. Dahil sa iyong kantang yun ay tumatak sa aking puso bilang dating pulis. At alam ko na ang dalawa sa mga kumakandidato ay galing sa kapulisahan. Nandito si General Ilyazar, dating Chief PMP, at nandito si Senator Ping Lacson, na dati rin Chief PMP. Pakinggan po ninyo ang kantang ito na kailanman ay hindi makakalimutan ng sambayanan, si Alaysa Eraspin. Good afternoon po sa ating lahat. Sana nag-enjoy po tayo dyan. Ano? This song po is going to be used sa upcoming film po ng HCA Production titled Please Po Sa Likod Ng Tsapa. Written and directed po by Direk Harvey C. Aquino. Showing na po yan this December 2020-21. So sana makanood po kayong lahat and sana magustuhan niyo po ito. Okay, maupo po yung mga kababayan natin. At atang tanagagig, ipanunang tayo yung suporta at ang disiplina tayo dyan bali na ligayan. Please take your seats. Also, we would like to know, siyempre, ipaalam namin sa inyo, please wear your face mask properly. This... Alright. Be-inform nila ba at atang tanagagamiran wa dyan natin at Lingayan Civic Center. Ipanunang tayo yung suporta at ang Banggalang at Saray, bisitas tayo. Yeah, siyempre, ang tatagal masaya, Team Again, Lacson. Again, talagpakan po natin ang Band of Dancers. Alaysa, magandang hapon sa iyo. Nakikita mo naman na mainit pag, pagtanggap sa para sa Team Lacson Soto. Ang isang awitin mo inahandog natin para sa mga kapulisan. Tama ba tayo? Oh, sige. Let's just wait for the cue. Pag-auti na ang ating sound system. Give us a cue. Okay? Let's hear a music from Alaysa Eraspin. Music maestro. Nas na tinatahak ay laging naninibis. Sa
para sa bansa ako'y maging bayani. Para sa akin, ang tatay ko ay bayani. Kabilang sa mga tapat na nagmamahal sa bayan, kahit na ano pa ang sabihin ng mundo, ang tatay ko ang pulis ay bayani sa puso ko. Ang tatay ko ay bayani. Kabilang sa mga tapat na nagmamahal sa bayan, kahit na ano pa sabihin na ang tatay ko. Eh, ganito, mamaya-maya ang mga sakay ng dalawa. Nakaka-COVID. Makaparating na sila. Palakpakan naman po natin once again, mga kaibigan. Thank you, our talented performers from Lingayen Drum Beaters and Cultural Dancers, Miss Aliza Iraskin, at syempre mga kaibigan, Mayor po. Meron pa tayong isang awitin na ipapahandog sa inyo. Kaya muli, mga kaibigan, gusto nyo bang pakinggan ang boses niya, mga kaibigan? Yes! Make way once again for Miss Aliza Iraskin! Sa kanila. Pantipay ang patapatang Aliza Iraskin from Lingayen.
Maraming salamat sa iyo, Eliza. Napakagandang tinig. Talaga naman pong ipinagmamalaki natin po mga kababayan natin. At siyempre mga kaibigan, gusto ko po ulit ng isang malakas na hiyawan mga kaibigan para ho sa ating mga senatorial votes and course sa ating pong tumatakbong presidente na Senator Ping Lacson! At ganoon na rin po para kay VP Tito Soto! At this point, gusto ko lang po munang i-welcome lahat po ng mga district coordinators natin. At gusto ko lang po i-welcome rin po for acknowledgement ang atin pong Mayor ng Lingayen, Mayor Leopoldo Patawil! Andyan din po isang sigabong palakpakan na may kasamang hiyawan din po para ka Vice Mayor Judy Vargas Piacho! Kasama din natin mga kaibigan this afternoon, Councilor J. Mark Kevin Crisostomo. At this point, we have Councilor Ramon Arsuenuek Quaresma, Councilor Jasper Pasion, Councilor Jonathan Ramos, Councilor Evangeline Bernal, Councilor Prima Aba Arsuenuek, at syempre Councilor Ricardo Ferrer, ang Councilor Jose Rodrigo Cabrera, si Kuya Jing. Palapakan naman po natin sila mga kaibigan. At syempre, nandito ho tayo ngayon kasama natin para ho sumigaw at bigbigay ng suporta para sa Team Lacson Soto, ang ABC Vice President at Vice President ng Barangay Captain Jonathan Ramos. Andito rin po ang mag-ingay naman po ang Barangay Poblasyon, Barangay Captain Hiram Hidalgo. Andito rin po mga kaibigan ang Lipsong West. Palakpak naman po yung mga taga Lipsong West. Andyan siyempre si Kapitan natin, Kapitan Hipolito Corodongan, Barangay Lipsong East, Hiyawan. Barangay Tonton. Barangay Pangapisan North. Bye, Basing at Istansa. Okay, mga kaibigan, happening right now, alam niyo po, dahil po naka-online, kumustahan tayo. Napapanood tayo via Zoom, multiple satellites, kung saan nandiyan po ang dito tayo sa may Poblacion Aguilar. Kumusta naman po ang mga taga-Poblacion Aguilar? Nandiyan din papanood tayo at napapakinggan. Ang mga taga-Basing Lingayen, ang Istansa Lingayen, San Jose Labrador. Ganun na rin po sa may Dulig Labrador. Kumusta kita na Tatang Tanagagig? Sa may District 3, napapanood din po tayo at napapakinggan. Sa may Mangayaw, Bayambang, San Vicente, Bayambang, Agno Valley, Malasiki, Pangasinan. Sa District 4 naman po, mga kaibigan, nandiyan po tayo sa may Malabago, Kalasyaw, Malabago, sa may Mangaldan, Kabanbanan, Manawag, at sa may District 6, Karusukan Sur, Asingan, Poblacion, sa may Natividad, Umingan, at Santa Maria, Pangasinan. At sa mga nakatutok naman po sa ating FB Live, hinihiling po natin sa mga kababayan natin, pakisabi na lang po, i-share naman po natin ang ating live para may pabot natin ang ating online kumustahan. Sa bawat sulok ng bansa, tayo po ay magparami, magpaulan ng puso at pagmamahal. I-share po natin ang magandang balita na hatid ng tinig ng Team Lacson at Soto. Palakpak naman po muli mga kaibigan. Siyempre, meron din po tayong promo mechanics. Kaya maya ng konti, papalam natin, hanapin nyo lang po ang iPing app sa Google Play Store or Apple Store, App Store, at i-download at mag-register para magkaroon po ng chance ang manalo ng mobile tablets. Okay. Siyempre mga kaibigan, para po magbigay pugay din natin ang ating po mga namumuno dito sa Pangasinan upang mas mapabuti pa ang ating probinsya. Ladies and gentlemen, be indefatigable. Talaga na po napakasipag na mayor ng Lingayen, Mayor Paul Patawil. Mayor Paul? Maraming salamat. Okay, inahe. Hindi ako makapagsalita ng matagal kasi inumpuno ang puso ko ng kakaibang damdamin.
sa araw na ito, dream come true ang Linggayan. Sa aming paghahanap ng pinuno na tunay na mamuno ng ating bansang Pilipinas. Pininig ng Panginoong Diyos ang ating buong panalangin. At alam ko na marami sa atin ang nanalangin na sana kompleto. Ayan, patimbrihan ng Diyos ay tinggin ang ating bithiin. Ang bansang Pilipinas ay pamumunuan ng isang tao na karapat-dapat marangal at nagmamahal sa bayan. Yun lang po ang aking pambungad na pananalita. Maraming salamat. Mabuhay ang Linggayan. Mabuhay ang Pangasinan. Mabuhay ang Pilipinas. Habab! Mabuhay ang ating senator. Senator Monsur Del Rosario. Habab! Mabuhay ang ating Dr. Mengkita Padilla. Habab! Mabuhay ang ating dating Chief Pimpi Guillermo Iyasar. Habab! Mabuhay ang ating Senate President Tito Soto. Habab! At mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating magiging presidente, Senator Ping Lacson. Habab! Maraming salamat po. Maraming salamat. Di pa kanta pala may ang putaputang at atag na agad Mayor Leopoldo na lupa patawil. Siyempre mga kaibigan, gaano man po katapang, kahusay at kasipag ang ating mga ang ating President Ping Lacson at Vice President Tito Soto, laging nandiyan sa Senado mga kaibigan upang makatulong nila sa pamumuno at sa pagsasaayos ng ating bansa. Kaya naman, atin pong kilalanin ang mga senador na tutulong sa ating Presidente Ping Lacson at Vice President Tito Soto sa pagsasagawa ng tunay na pagbabago. Aking ipagmamalaking ipapakilala sa inyo ang kakampi at kagapay ni Vice President Tito Soto at President Ping Lacson sa hanay na mapampato ng mga senado sa darating na halalan. At atang tanagagik sa unaan yung mga salita, yung mga bigay na plataforma sa'yo na ngaram at atang tanagagik graduate na Philippine Military Academy, nagsilbi bilang, of course, nagmula sa 1987 hanggang 2021, 34 years in service. Ladies and gentlemen, isa ding disiplinadong pulis mula sa Partido Reforma at naging hepe ng Philippine National Police. Ngayon, sasabak po siya sa bago pong pagkakataon, mga kaibigan, bagong karera sa pagkasenador upang ipagpatuloy ang paglilingkod ng maamayang Pilipino. Subok na sa pagsupot ng kriminalidad, sariwang sariwa sa pagre-retiro, mga kaibigan. Ngunit, veterano sa serbisyo, walang atrasan sa laban para sa maamayan. Ladies and gentlemen, tipakantipay ang patapotang Senator Guillermo Iyasar! Magandang hapon! Anak ng isang World War II veteran, si Guillermo Iyasar. Ang amang si Victor Iyasar ay nakipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan ng bayang sinakop ng mga Hapon. Si Tatay Toti ay naging inspirasyon ni Gilor sa pagpasok niya sa Philippine Military Academy noong 1983, kung saan siya ay nagtapos bilang isa sa mga top-notcher ng Hinirang Class 87. Ang dugong bayani ding ito ang nagdala sa kanya sa pinakamataas na posisyon bilang PNP Chief. Sa apat na dekadang pagseserbisyo, nakita at nadama niya ang mga sumiraning araw-araw na hinaharap ng mga Pilipino. At ito ang yerang haharapin ni Guillermo Iyasar sa Senado. Katapangan at kabayanihan para gapiin ang kahirapan. Isang buwarang lingkod bayan. Isang leader na may matibay na sandigan. Ipaglalaban ang bawat mamamayan. Dahil laban niyo, laban ko. Senator, Tito Soto
At kasama ko rin po ang aking dalawang tatakbong senador, Dr. Miguita Padilla at si Monsur Del Rosario. Binabati ko rin po si Mayor Paul Batawil, Vice Mayor Judy Vargas, kay Secretary Ronnie Puno, kay General Romy Acobser, sa lahat po ng ating mga ating po mga counselor, sa ating mga barangay officials, sa inyong lahat na dito ngayon, pati na rin ang mga kasama natin sa iba't ibang lugar ng Ligayen, magandang hapon po sa ating lahat. Maaaring Derek tatanong, bakit pa hindi na lang po ako nagretiro? Eh ngayon, narating ko na yung pangarap ng isang pulis na maging chief PNP. Eh bakit pa, pupurulahin ko pa itong problema ng ating taong bayan ngayong ako'y nagservisyo na ng halos 4 na dekada. Madaling sabihin na ako'y tatakbo dahil gusto kong tumulong sa ating makabayan. Napakadaling sabihin po yun. Pero kagaya ng ating mga naranasan, eh marami na po sa atin o kayo mismo, marami na kayong narinig ng nangako at eventually ay nabigo dahil sa pangakong napako. Kaya naman po, ang dapat yung itanong, eh ano ba ang napatunayan mo na para ibigay namin sa iyo ang aming boto? Taas mo ko po may pagmamalaki ang aking subok na subok na maasahat matapang servisyo sa nakaraang panahon. Nung ako po ay nasa NCRPO bilang regional director, eh doon po natin talagang in-implement yung alisin ang padrino o palakasan system na nagsisimula ng korupsyon sa pumapasok sa PNP. Naging kultura na kasi natin na pumapasok ng pulis, iniisip natin kailangan may kalala para hindi siya maistas. Ang naging problema, pinagsamantalahan ng ilang mga bugok sa ating hanay at kakutsaba ng iba. Ang nangyari tuloy, nakapasok yung hindi naman talaga kailangan makapasok. At ganun din, eh talagang pinatindi natin ang disiplina dahil ayaw natin na mga pulis na nagbabalabis at nagsasamantala. Napakarami ng pulis na gumagawa ng tama. Kaya nga nakita natin sa video ang mga anak ng pulis na pinagmamalaki ang kanilang mga tatay at nanay na pulis. Tumalit sa ilang-ilang mga bugok, apektado ang lahat. Kaya yan natin talagang pinagdidilan ang mga pulis na nagmamalabis at pinagsasamantalahan ang pera ng ating makabayan na parehas nilang pinagkunanan sa pawis, sa dugo at pawis. Bakit ako tatakbo? Dahil alam ko na gusto nyo ang mga leader na mabubulsa ng mga abusado sa gobyerno. Nakita natin yan sa iba't ibang ahensya. Kaya nga, kagaya na ginagawa ng ating dalawang magiting na senador, eh dyan po sa Senado, eh pwedeng gawin through the oversight function itong mapipilan ang mga abusado sa ating gobyerno. Ang ating dalawang pinagpipitaganan at magaling na senador ay aalis na sa Senado. Kaya kinakailangan ng mga papalit sa kanila. At para sa akin, is ang sundin ng yapak ng ating standard bearer na dating naging chief PNP ay ating susundin ninyon upang tayo rin ay magbantay sa mga kamalabis sa ating gobyerno at bantayan ang kaban ng bayan. Ako'y niniwala na tayong lahat ay may responsibilidad para dito. At ako po, ang pangako sa inyo ay hindi po ako ang tipo ng bayan na madalingang lapitan pero mahirap namang hanapin. Dahil noon pa man, kahit doon ako ay nasa Quezon City bilang district director, ay pinupuntahan ko ang ating mga barangay, pinupuntahan para malaman ang karaingan, hindi lamang yung mga pulis, hindi na ating makabayan, dahil tayo naniniwala na kayo, na ating makabayan, kayo ang may alam na tunay na solusyon ng ating bayan dahil sa inyong pinaglaban sa araw-araw. Kaya hayaan niyo po na ang aking pong servisyo ng makarang panahon ang magsilbing puhunan upang ipaglaban ko ang laban nyo sa Senado. Maraming salamat at mabuhay po tayo lahat. Ang pambansang inirahan ng ating bigay ng Pilipinas malaki ba ako free? Anak ng isang World War II veteran si Guillermo Eliazar.
ang amang si Victor Eliezer ay nakipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan ng bayang sinakop ng mga Hapon. Si Tatay Toti ay naging inspirasyon ni Gilo sa pagpasok niya sa Philippine Military Academy noong 1983, kung saan siya ay nagtapos bilang isa sa mga top-notcher ng Hinirang Class 87. Ang dugong bayani ding ito ang nagdala sa kanya sa pinakamataas na posisyon bilang PNP Chief. Sa apat na dekadang pagseserbisyo, nakita at nadama niya ang mga sumiraling araw-araw na hinaharap ng mga Pilipino. At ito ang yerang haharapin ni Guillermo Eliezer sa Senado. Katapangan at kabayanihan para gapiin ang kahirapan. Isang buwarang lingkod bayan. Isang leader na may matibay na sandigan. Ipaglalaban ang bawat mamamayan. Dahil laban nyo, laban ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Hello. Ang daming kabataan. Hi. Ano, ako po si Doktora Mingita Padilla. At pwede pang hindi ko nabatiin lahat. Kasi 5 minutes na binigay sa amin. Ang pagpati ni General Eliezer. Siya na rin ang pagpati ko sa mga mahal natin na sa stage. Especially kay Mayor Patawir na matagal ko na ang kaibigan. Ako po ay isang anak, isang apo sa maraming ng tuhod ng Tagalimbayan. Ako ay isang padilya. Ang aming school ay Padilla School. Nandito sa Abilio Rosal. So, tapos, ang unang padilya ho, ang nangyari ho, ay si Tato Monamon ng Limbayan. Nakilala niya ay isang magandang political prisoner galing Espanya. Ang pangalan niya ay Maria Padilla. The love at first sight si Tato Monamon at pinakasalan si Maria Padilla. Mabuti at kinuha niya ang pangalan Padilla. Mabuti hindi niya pinatili yung pangalan Monamon kasi hindi pa bagoong yun. Hindi pa masarap pa bagoong si Monamon. So okay, magiging doktora Mingita Monamon. Anyway, marami ng Padilla ang nagsipi sa gobyerno, lolo ko, uncles ko, etc. Ako po ay nasa pribadong sektor, pero po matagal na rin nagsisipi sa gobyerno. Ayoko mag-quote ang sariling bangko, pero sa totoo lang, marami na akong nagawa, maraming awards, lahat-lahat, no? Pero bakit ako tatakbo? Dahil ho naaawa ako sa taong bayan. Dahil ho napakahirap ng sitwasyon ng ating kalusugan. Noong pandemya ho, ako'y tumulong sa gobyerno para malutas o magsilbi laban sa pandemya. Pero ang dami hong mga katiwalian ang nakita ko. Mga nagnanakaw habang tayo ay nagdurusa. Mga kapwa healthcare workers na umiiyak. Walang PPE. Mga pasyente na namamatay kasi walang gamot. Kung nangyari ho yun, sinabi sa akin na aking mga kapwa healthcare workers, kailangan natin ng doktora sa Senado. Kailangan ng tao na mag-represent sa ating lahat sa Senado. At kaya dito po ako. Ano ang gagawin ko sa Senado? Ano mga priority ko? Siyempre, kalusugan. Hindi pa tapos ang pandemya at kailangan makasiguro tayo na hindi na tayo masyadong magiging mabubulabog kay tumating pang pandemya. Kasi sigurado may darating pang pandemya. Kung hindi man pandemya, isang krisis sa kalusugan. At yung PhilHealth, ayusin natin. Kasi kung wala tayong maayos sa PhilHealth, wala tayong universal healthcare. Hindi mangyayari yung libre gamutan sa mga pampublikong ospital. Hindi mangyayari yung libre maintenance meds. Hindi mangyayari yung maabot tayong gamutan sa mga pribadong ospital. Lahat yan magkakawa kung maayos ang PhilHealth. Tututupad ko rin yun. Yung mga barangay healthcare workers, meron ba dito? Wala. Ayan. Yay! Ang dami niyo. Okay. Kinakausap ako ng mga katulad ng barangay healthcare workers. Ang problema, kayo ang frontliner, di ba? Maging pandemya man o wala. Kaya lang wala kayong sweldo. Allowance lang.
gagawa tayo ng Barangay Health Workers Empowerment Act para sa kanon, magtataas ang taas ng training at magkakaroon kayo ng sweldo at benepisyo. Okay? Kailangan. Alam niyo, nag-aaral ako sa UP, ang pinakamasaya ko mga araw ay doon na sa rural ako sa Manila, Laguna, at ako ay nag-training ng mga Barangay Health Workers. Alam mo, gaano kahalaga ang role niyo. So, kayo mag-alala. Tututukan natin kayo. Okay? Okay, tapos, mga kabataan, marami sa inyo nagpapakamatay, depressed, anxious dahil sa internet. O, di ba? Puro maling makikita nyo sa internet, fake news, bullying, predators. We have to have digital knowledge para maturuan kayo how to protect yourselves, how to protect ang sarili nyo laban sa mga kasamaan na tutukan sa internet. Mabuting internet, pero meron din kasamaan. Marami nagpapakamatay, marami nagdi-depress, marami nagkaka-mental health. And finally, 11 ho ang ating plataforma, pero isa na lang, kapakanan ng ating mga farmers, mga magsasaka at paminista. Kasi ho, ang pagkain, marinig nyo kay na Senator Lacson, siguro mamaya kay Monsur, anong gagawin talaga natin? Ayoko nang magsalita na masyadong matagal. Pero ang pagkain ho, ang food security ay sandata natin. Kung wala tayong pagkain, sariling pagkain, magiging very prone tayo na wala tayong magagawa. Kailangan may sabihin tayong pagkain. Food security. Okay? Marami pa ho. Pero dito na lang mo ako kasi 5 minutes na aming time. Kaya ano yung sabihin ko sa inyo, again, once more, ang dami namin pwedeng gawin sa Senado. Pero kung ang presidente ay bulok, at ang vice-presidente hindi nakatuwang, wala mangyayari. Kailangan natin ang presidente na may kaalaman o kakayahan, merong katatagan at merong katapangan. At sino ang iisang kandidato na merong ganito? Isa lang, di ba? Sino? Si Ping Lacson. Siya lang. Wala nang iba. Kaya, we're here to tell you, may plano. May plano sila. At kami ang magiging katuwang nila. At I'll end by saying, ako po uli si Dr. Mingita Padilla at pangako ko po, aalagaan ko po kayo. Maraming salamat po. Isang huling masigabong palakpakan para po kay Dr. Margita Padilla. Para lang sa kaalaman ng lahat mga kaibigan, nakikita niyo po online kumustahan, napapanood po tayo sa mga ganitong lugar po, kagaya po sa may Poblacion Aguilar, dito po sa Lingayen, sa Basing Lingayen, Estansa Lingayen, San Jose Labrador, Dulig Labrador, Mangayaw Bayambang, San Vicente Bayambang, Agno Valley Malasiki. And we are also being watched live, mga kaibigan, sa may Malabago, Pangaldan, Kabanbanan, Manawag, at sa mga Karusukan, Sur Asinggan, Poblasyon, Natividad, at Umingan, Santa Maria. Sa lahat po ng mga nanonood ng live natin, kaway-kaway naman kayo dyan! Alright, nandito na po, syempre ang team Lacson Soto. At ngayon naman po, mga kaibigan, ang susunod po magpapakilala ngayong hapon na ito, isa po hong aktor. Nako, parang marami nang kinikilig. Aktor pa lang yung nababanggit ko. Isa po siyang martial artist. Isa rin po siyang producer, mga kaibigan. Bukod sa karanasan sa serbisyo publiko dahil naging two-term ang tinapos niya sa City Council as City Councilor sa Makati City. First District at one time congressman. Isa din siyang champion pagdating po sa larangan ng taekwondo. Ladies and gentlemen, hindi ko na po patatagalin pa. Narito na po, walang iba, kundi si Senator Monsur Del Rosario. Senator, magandang hapon. Welcome sa Lingayen. Magandang. Tanggalin ko lang. Okay na. Wala yun naman kayo sa akin eh. Kung pwede lang ako bumaba dyan at lumapit sa inyo. Anyway, unang-una, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood dito sa online. Magandang hapon sa mga babae dyan sa likod. Magandang hapon sa mga tao dyan sa likod, sa gilid.
Gusto ko pong batiin ang aking presidente ng magandang hapon, si Ping Lacson, ang aking vice presidente, si Tito Soto. Sir, magandang hapon. Ang aking mista sa PMA, honorary member po ako ni General Eliazar sa hinirang class 87. Sir, ang aking doktora, ma'am, Doktora Padilla. Ang aking classmate sa Congress, Congressman Romy Acop. Sir, nice to see you. And my congressman na classmate ko rin sa Congress, si Paul Batawil na mayor nyo. Kasama ko po silang dalawa sa Congress. At Vice Mayor Vargas at Secretary Puno, magandang hapon. Mga kaibigan, maiksi lang po ang aming mensahe. Hindi kami pwede magtagal kasi may oras. Anyway, magbigay lang ako ng konting background sa mga millennials na nandito na hindi nakakaalam kung sino po tayo. Tayo po ay isang national athlete from 1982 to 89. Pinaglaban natin ang bansang Pilipinas sa iba't ibang competition around the world sa larangan ng taekwondo, isang combat sport, isang martial art. Noong 1985, tayo po ay naging rank number 3 in the world. Unang Pilipino na katungtong sa World Championships. Number 2, noong 1986, naging second best fighter in Asia. Noong 1987, naging rank number 1 sa Southeast Asia. At 1989, na double feat natin yan. At noong 1988, tayo po ay naging first Filipino Olympic fighter ng taekwondo para sa Pilipinas. Pagkatapos yan, naging national coach, national trainer, and eventually naging sports leader. Tayo po ngayon ay presidente ng Southeast Asia Taekwondo Federation. Pagkatapos niyan, marami sa inyo nalaman, napanood siguro noong dekada 90, mga action movies na ginawa natin, Buhawi Jack, Karagan, Bangis. Marami pong may alam niyan, lalo ng mga batang na lumaki sa 1990s. Ginawa natin yan para ipasikatin at promote at propagate ang martial art ng taekwondo at yung combat sport ng taekwondo para sa sunod na henerasyon. Noong 2007, tayo po ay pumasok sa public service, naging konsihal hanggang 2016 sa Makati City. Noong 2016 to 2019, naging congressman po tayo. At nung tayo'y congressman, nagsipag po tayo. Alam po ni Congressman Acop yan at ni Congressman Batawil, kasama ko sila. Sa maikling panahon, nakagawa po tayo ng 292 bills. Hindi biro yan. Yung mga iba sa Congress, 45 bills lang sa tatlong taon. Yung iba, 37 bills. Makukunting trabaho. Pero ang pinaka-proudest ko ay yung ginawa namin noong yung ginawa ko yung telecommuting app o work from home law na kung saan ang itong batas ay tumulong sa maraming Pilipino para magtrabaho at kumita ng pera kahit na sa loob sila ng bahay at para tulungan ang mga pamilya nila. Noong 2019, medyo hindi tayo naswerte. Ngayon po, nakatayo tayo rito kasama sa ating presidente at vice presidente under Team Reforma. Tumatakbo po tayo bilang isang senador at ang plataforma na ayusin ko po, unang-una, sakaling makapasok tayo sa Magic 12, ay yung healthcare workers. May plano ako mag-propose ng bill na magkaroon ng healthcare heroes card na yung mga nurses natin, mga medtechs natin, radtechs, mga PRC licensed medical workers ay mabibigyan ng benefits katulad ng PWD at ng senior citizens. At pataasan ang sweldo para alagaan ang mga Pilipino baka sakaling hindi na sila aalis ng bansa at alagaan tayo kaysa mga foreigners. Pangalawa, agrikultura. Marami po tayong plano dyan. Dahil po, ang hindi alam ng marami, ako ay isang probinsyano. Pinanganak sa Manila pero lumaki sa Negros Occidental. Isa ako ko kay Ilunggo. Ang bot ko may Ilunggo. Di sa Pangasinan na naglapot. Pihalin to sa Negros. Pero dito ko nagdako. So, yung sinasabi ko, na ako'y taga doon at yung mga farmers malapit po sa puso ko. Marami tayong plano dyan sa mga kabataan na may autism, ADHD. May mga plano tayo dyan na magbigay ng regional institutions para matulungan ang mga kapatid natin na hindi nila alam kung anong gagawin sa mga anak nila na may ganun special needs. Kailangan mabigyan ng intervention
para hindi na lang mabuhay, pinanganak sila at mamamatay sila ng ganyan. At syempre, ang mga atleta, hindi ko po pabayaan ang mga atleta. Isa po akong atleta, ay public servant ako, ang puso ko ay atleta. Marami tayong atleta na kailangan matulungan. Nang panahon ko, wala kaming allowance, wala kaming premyo, hindi katulad ngayon. May plano ako magbigay ng pension para sa kanila, pagkatapos sila mag-retire. Pero ang pinaka-importante kong mensahe sa inyong lahat, ito, pakinggan nyo. Sunod na taon, eleksyon. Mag-isip kayo mabuti kung sinong pipiliin yung susunod na leader ng bansa natin. Dahil pag nagkamali tayo ng pili, sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon, sa West Philippine Sea, sa unemployment, sa livelihood, sa healthcare system, lalo tayong lulubog sa problema natin. Ang utang ng Pilipinas nasa trillions na. Ako po, hindi ko po pinipilit sarili ko o mga kasama ko sa inyo. Pero ang akin suggestion, pag-isipan niyo mabuti. Magdasal kayo. Dahil pag nagkamali tayo, tapos ang Pilipinas. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ako. Ako po si Monsieur Del Rosario at ang aking presidente ay si Ping Lacson. Ang aking vice presidente si Tito Soto. At mga kasama kong senador, General Eliazar at Doktora Padilla. Magandang hapon, Pangasinan, at magkikita kita tayo ulit. At mas marami pa akong sasabihin sa inyo. Thank you! Senator Monsieur Del Rosario! At atang tanagagik, misasalamat kami lamat na wadya kayo sayan nga rin para sa Team Lacson Soto. Sa iyong sublaya, ipakabat ko asumpalaray taluran Senatorya Bulls tayo. Wajak, ipakanti palamad at atang tanagagig, Doktora Megita Padilla. Ipakantayo po si former PNP Chief Guillermo Eliazar. Si Senator Monsieur Del Rosario. Talaga naman po, pag-artista pinag-uusapan natin, ang daming hiyawan. Ladies and gentlemen, ang susunod ko rin pong ipapakilala sa inyo, isa rin pong artista. Talaga. Isa husang sportsman, singer, songwriter, at siyempre mga kaibigan, isa rin po siyang legislator. At pag nagsilbi po, siyempre nagsilbi din po siya bilang vice mayor sa Quezon City. At hindi lang yan po, tumakbo siya, nanalo pagkasenador ng 2010. Walang absent po sa Senado. Walang ka-absent-absent. Totoo yan mga kaibigan. Bukod sa mga nag-uusay ang mga senators, atin na pong kikilananin ang ating susunod na vice presidente at presidente ng Pilipinas sa totoong pagbabago para sa tunay na reforma ng Pilipinas. Hindi na katakataka sa kasalukuyan, siya ho ang Pangulo ng Senado at kitang-kita ito sa kanyang matagal na karanasan at mahusay na pag-akda ng mga batas, entertainment man o serbisyo publiko. Laging para sa kabutihan ng mamamayan ang kanyang hangad. Ladies and gentlemen, ang tunay na Pinoy henyo pagdating sa panunungkulan, ang tito nating lang. Legend. Di ba pang mga mahalagang batas? Sino ang pinaka-kwalifikado, pinaka-experience, ang may pinaka-malupit na track record bilang public servant? Sino ang may puso para unahin ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino? Ang ayusin ng ating bayan, si Tito Soto na ang the one! Ngarom, etsi kayo namin! On behalf of Senator Lacson, General Eliazar, Doktora Padilla, Congressman Monsieur Del Rosario, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon at binabati ko po rin siyempre ang aking kuyang General Mayor Paul Batawil. Salamat po. Salamat sa mainit na pagtatabi ko sa amin. Vice Mayor Judy Vargas, Jojo. Salamat. Secretary Rani Puno, ang aming masigasit na campaign manager. At siyempre naman, ang isa sa mga pinakamagaling na congressman sa Pilipinas, Congressman Romeo Acop.
Salamat po sa inyo. Pero hindi kompleto kung hindi ko muna mapatiin lahat yung mga kasama natin sa online. Oh, andyan yung mga taga-distrikto. Ano? Kuya Paul. Ha? Yung mga taga-populasyon Aguilar. Mga Pasing, Pasing Rivel. Saan ba yung ano natin? Tapos yung Estanza. San Jose, Labrador. Duwig, Labrador. Sa District 3, kasama din po natin yung mga taga Bayumbong. San Vicente, Bayambang. Masama pagkakasulat ito. Margayco, Bayambang. Agno Valley, sa Malasige. Malabago, Magaldan. Sa Kabanban, Manawag. At sa Manawag mismo, binabati po namin kayo lahat. Garom, etsi kayo namin sa inyo po. Inyong lahat. Salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. Maraming salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Ako po, hindi naman ipasit sa Pangasinan. Love you too. Para din po akong taga-Pangasinan eh, kasi marami kaming kaibigan dito, marami kaming kamag-anak dito, marami naman akong pinagmamalaki na ginawa dito sa Pangasinan. Mula nung ako maging senador, 1992, hanggang sa ngayon. Pero nung 88, naging vice mayor ako, ang dami kong kaibigan dito kasi tinayo ko yung vice mayor's league. Ay yung vice mayor's league ng Pangasinan, tinulungan ako nila Al Fernandez, nila Fred Galang, marami yung mga taga-Pangasinan na kasama namin noong araw. Kaya ako naman ay mga batas na ginagawa namin ni Senator Lacson, 42 years po pag pinagsama nyo ang aming legislation. Ang mga ginawa namin batas para sa inyo, sa full lagi ang Pangasinan. As a matter of fact, isa sa yung family courts, ginawa po yan, yung calamity fund, at yung fisheries and aquatic resources code, napaka-importante po sa inyo. Alam ko po yun. At yung pagiging city ng Ordaneta, ako rin po ang principal sponsor nun. Ngayon, nagtataka lang ako. Napakadami kong ginawa din sa Pangasinan. Napakadami kong kaibigan din sa Pangasinan. Akala ko pagdating ko, kinala nila sino si Senate President dito Soto. May tabarkats pa. Marami palang legit na barkats dito. Ano? Oh. Bakit ganun, Kuyang Paul? Alam mo ba yung nangyari kanina? Pagpasok namin, ang daming kumakaway, ang daming kumakamay sa amin. Okay lang, sabi ko, siguro kilala naman si Tito Soto. Kaya okay ako, sige. Aba, pagdating ko sumepan ng gitna, merong babae, inilay yung t-shirt ko. Tapos bigla ako hinalikan. Pero sabi, wow, ang pogi ni Mick. Napunsa naman eh. Kasi na nito eh, kilala niyo of course, legit na barkas na si Mick. Di ba? Yun eh, kanga eh, ang mahal na mahal ko yun. Pero kailangan, lingkayan nito eh. Brad ko yung mayor nyo. Malinaw, sino si Tito, sino si Rick. O, di ba? Lalo na yung mga bata, makinig kayo mabuti, ha? Una, tatandaan nyo, dalawang bagay lang tatandaan nyo. Una, si Tito may bigote, si Rick wala. Ha? Pangalawa, si Tito, isa lang asawa, si Rick marami. Teka, may problema. May nakarinig sa akin. Mga magsumbong kay Big. Kilala niyo si Big. Kilala niyo yung anak niya. Si Danica. Nagkapangkasin na ng asawa. Kilala niyo siya. Si Mark Pingres. Kumaway ka na, Mark. Halika nga dito. Kumaway ka na. Huwag kang magsusumbong, ha? Narinig ko, huwag kang magsusumbong.
Sino yung boboto mo? Lacson Soto po. Oh, yun, maliwanag. Ha? Narinig to ba? Sabi mo? Lacson Soto po. Yun, okay, salamat. Salamat, Mark. Thank you. Ayun, taga-Pangasinan. Original na taga-Pangasinan. Dito pinanganak. At talaga ay hindi nakakalimot dito sa inyo. Meron pa sila na bahay dito. Pinatuloy. Eh kaya po sinasabi ko naman yun. Pinulang lang na natin. Pero mahalaga, alam niyo po kung ano paninindigan natin. Kami ni Senator Lacson, sabi ko nga, 42 years na kami sa legislation. Napakarami namin ginawa. Pero may mga importante kami ginawa. Alam namin, pinakikinabangan ninyo, pero kulang ang implementasyon. Katulad nung ayuda, bayanihan man, bayanihan to, ako principal author, co-author si Senator Lacson, natanggap niyo ba lahat? Yung bayanihan to, sinama namin ang transport sectors sa mga magkakaroon, bilyon-bilyon na nilagay namin doon, natanggap ba nila lahat? Hindi pa. Oh, yung kong Dangerous Drugs Act of 2002, ako po principal author, nandoon lahat kung paano supuin ang droga. Ang ginagawa lang ng kasalukuyan, kalakas na, pero enforcement na. Wala doon sa pagkakalaga sa mga drug dependent, rehabilitation, and prevention. So, naisipan namin dalawa, tayo na. Tama na yung legislation namin. Napakarami na ang batas na ginawa. Kami na ang subukan ninyo na magpapatupad ng mga batas na ito. Kaliwanag naman po ang pinaninindigan namin. Kilala niyo ang track record namin. Malinis ang track record namin. Gusto namin pag-uwin ang pangangalaga sa budget ng gobyerno. Kapag yung budget ng gobyerno, pag hindi nakarating sa inyo, walang mangyayari sa Pilipinas. Ano nangyayari sa kasalukuyan? Kasalanan ng mga nakaraang politiko na nilugpok ang bansa natin sa hindi pamang paggamit ng pondo. Ito, sigurado to, kapag si Senator Lacson na siyang pumuposisi ng budget, ang gumawa ng budget para sa bansa, makakarating sa inyo at hindi sa pulsa namin at sa pulsa ng mga kasama namin. Sa inyo lahat makakarating ito. At kung bagay lang ang tanda nyo na pinaninindigan namin, KKK, katapatan, kakayahan, katapangan, sa asawa lang kami pagod. Mabuhay Pangasinan! Mabuhay Lingayen! Senate President Vicente Tito Soto III. Palakpak naman po mga kaibigan. Tito Soto! Tito Soto! Tito Soto! Ayan po mga kaibigan. Lakasan natin. Tito! Tito! Ping! Ping! Palakpak na may kasamang iyawan mga kaibigan. Maraming salamat po muli, Tito Soto, sa iyo pong pinaliwanag na platforma ninyo ngayong hapon na ito. At siyempre, ang susunod po nating Vice President ng Republika ng Pilipinas. Once again, mag-iawan, Tito! Alam kong kanina nyo pa po inaantay mga kaibigan ang susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas! Handa na ba kayo? Pero bago ko po ipakilala yan mga kaibigan, tatawagin ko muna ang ama ng Lingayen, Pangasinan. Ladies and gentlemen, isang ang masigabong palakpakan na may kasama pa rin hiyawan, Mayor Leopoldo Patawil! Thank you! People of Lingayen, kapalayan ko rin. Natan, ipakabat ko si kayo. So, labay tayon man presidente sa bansa tayon Pilipinas. Sikato sa sakay, at sara may iituloan me na wala kami ng servisyo, ang gandatan na wala kami ng public service. Antes kong tawagan at atang tanagagikira, amay kinansyon ng alay sa
Kiraskin. Yeah, very meaningful. Edge ka tayo namin. Ang tatay kong pulis, mayroong pong recording, especially composed and especially arranged for you to appreciate it even more. Ito ay isa sa video at ipapakita sa inyo bago natin marinig ang ating magiging presidente ng Pilipinas. Ang ating tatay ng pulis, ang ating tatay ng bayan. Senator Bing Lacson on video. Kala ng iba pag ika'y pulis, landas na tinapahak ay laging nalinihis. Sa isipan nila'y walang pulis na malinis. Masakit man sa bibig ay pinipiis. Sabi ni Itay, huwag kong pansinin. Ang salita na sa akin ay dumating. Basta't siya ay handa sa pagganap sa tungkulin. Huwag ay aalay kong hihingi. Para sa akin, ang tatay ko ay bayani, kabilang sa mga tapat na nagmamahal sa bayan. Kahit na ano pa ang sabihin ng mundo, ang tatay kong pulis ay bayani sa puso ko. Ngayon, isang amang sigabong palakpakan! Kuya Jay! Paring Jeff! Eto gusto na natin yun. Iparamdam muna yung mainit ng pag-welcome ng mga kababayan natin dito sa Lingayen. Pwede ba nating panyayaan ang lahat na tumayo para ipakita ang suporta at pagmamahal sa ating susunod na presidente?
Tayo! Tayo! Alagay tayo namin at atong taragagin. When I say ping, sasabihin Lakson, ping! Mas malakas! Ping! 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 Mas malakas ba? Ping! Sabihin nyo rin, ping! Ping! Alright! Mga Pangasinante, ang susunod na presidente ng Pilipinas, Pampilo Ping Lacson! Ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas! Maraming salamat. Sige pa, magsiupo po tayo. Bago po ako magsimulang magsalita, nais kong humiling ng kahit konting isang maikling sandali para ipagdasal ng taimtim at tahimik ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na sa kasalukuyan habang tayo nagkakaniig ay either nawalan ng mahal sa buhay o patuloy na naghihirap dahil sa pagsasalanta ng bagyong Odette. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una, hindi dahil naririto kami ngayon ni Senate President Tito Soto, ni na Dr. Mingita Padilla, ni na Monsur De Rosario at ni Jal Alyazar, hindi po ibig sabihin nun, wala kaming ginagawang tulong do sa ating mga nasalanta sa bagyo ng mga kababayan. Marami po kami mga tao na naandun na hindi naman kami kailangang magpunta ng personal para dumamay. Ang pagdamay ay pwedeng pakita sa gawa, hindi lang sa pagpapakita, hindi sa pagsasalita, kundi sa gawa. Ganon ang dapat pagdamay sa ating kapwa Pilipino na nahirapan. Pangalawa, nais kong pasalamatan si Mayor Paul, Vice Mayor Judy, of course si Secretary Ronnie Puno, Congressman Akop, yung ating mga coordinators, ating mga konsehal na natin dito sa unahan. Maraming salamat sa inyo lahat. Yung aming mga coordinators, sina Retired Police Colonel Mona Lisa Assis, si Dave, si Bajun, si Angie, lahat kayo, lahat pati mga nasa site sa iba't ibang lugar dito sa 2nd District, lalo na sa Lingayen. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming online kumustahan. Mga ilang buwan na lang po at tayo'y pupunta sa mga presinto para bumoto. Yung pong aming mga katunggali, vice presidential man, presidential, senatorial candidates, hindi po sila yung aming mga kalaban. Hindi po sila ang ating mga kalaban. Ang kalaban po nating lahat, ang kalaban ng bansa, unang-una yung pandemya. Pangalawa, yung kahirapan. Pangalawa po sa ating lahat. Yung kawalan ng hanap buhay ng trabaho gawa ng pandemya. Yung napakalaking utang ng ating bansa. Yung kawalan ng hanap buhay tulad ng pigit ko kanina at marami pa yung West Philippine Sea, ating problema sa China at kung paano tayo aahon sa kahirapan na dinarama ng ating mga kababayan. Napakalawak ng ating problema at ang solusyon ay dapat manggaling din sa mga top na mga solutions at ang top solutions ay pwede lang manggaling sa mga top leaders. Yung may kakayahan, katapatan, katapangan. Ako po, ang inyong lingkod, nagsilbi na. 20 taon po ako sa military bilang isang opisyal pagka-graduate ko sa Philippine Military Academy noong 1971. Ako po ay naglingkod sa Philippine Constabulary na bahagi pa ng Armed Forces of the Philippines noong araw. 20 taon po yon. 10 taon po ako naglingkod sa Philippine National Police. At ito po ay nagtapos sa aking pagiging hepe ng Philippine National Police. Halos 18 taon na po kong senador ng ating bansa. At sa lahob ng napakahabang panahon na ako'y naglingkod bilang isang public servant, ang may pagmamalaki ko pa lamang sa inyo, minsan hindi po ako tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko. Ito po ay taas na ako pwedeng ipagmalaki sa inyo. Pwede po kayo magtanong do sa aking pinanggalingan ng mga assignments hanggang sa Senado.
ako po ay hindi tumatanggap ng pork barrel. Hindi dahil sa masama ang pork barrel. Hindi po. Ang masama po sa pork barrel, yung hindi wastong paggamit ng kaban ng bayan. Ano po ba ang kahalagahan? Anong importansya ng kaban ng bayan sa atin lahat? Mag-isaligayin sa Pangasinan, lalo na sa nasyonal. Alam nyo ba na ang ating pondo, yung ating national budget, nakakapasa lang namin at papunta na ngayon sa Office of the President para sa kanyang pagpirma. 5 trillion 24 billion pesos. Napakalaki. Alam nyo, noong unang nanungkulan si dati Pangulong Arroyo, 2001, kasi po ako naging senador unang-una noong 2001. Alam nyo po ba kung magkano lang ang ating national budget noon, yung kabuuan? 800 billion pesos lamang. Now, over time, mula 2001, 20 taon, papunta sa ating kasalukuyang panahon, umakyat siya ng 5 trillion. 800 billion, naging 1 trillion, 1.2, 1.4, naging 2 trillion, hanggang sa umabot ng 5 trillion. Ang tanong ko po sa inyo, sa ating mga kababayan, saan man sa kabuong kapuluan, nakita nyo po ba na nagko-compensate yung ating pag-asenso bilang bansa doon sa paglobo ng ating national budget? Parang kulang. Meron din tayo napakinabang, pero napakalaki ng kakulangan. Ito po ang dahilan kung bakit dapat ituwid natin ang paggamit ng ating national budget. Tuwing magpapasa tayo ng budget, alam nyo, hindi nagagamit lahat. Sa aming pagsusuri, sa aking pagsusuri, kasama ng aking staff, alam nyo taon-taon kung magkano hindi nagagamit sa ating budget? For the past 20 years, or for the past 10 years na lang, 328 billion. Bakit hindi nagagamit? Kasi po, hindi maayos ang pagpaplano. Bakit hindi maayos ang pagpaplano? Hindi po kasi kinukonsulta ang mga local government units. Dumarating ang proyekto, walang kamalay-malay yung konseho, walang kamalay-malay yung barangay officials, walang kamalay-malay ang local government unit. Anong nangyayari? Hindi na ipapatupad ang proyekto. Kulang sa planning, hindi alam implementa. Kasama sa aming pangunahing plataforma, yung aming tinatawag na BRAVE, B-R-A-V-E, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Village representing the local government units down to the barangays. Kwentahin ninyo, meron tayong 82 dalawigan sa buong Pilipinas. Kung bibigyan natin at kaya natin bigyan ng tigi 1 bilyong piso ang bawat lalawigan, 82 billion lamang yon. Kaya natin bigyan ang bawat isang munisipyo, municipality, ng tigwa 100 billion. Ilan ba ang ating municipalities? 1,488 lamang. Ibig sabihin, 148 billion. Meron pa rin budal. Kaya natin bigyan ang bawat barangay galing sa national budget ng tigli 5 bilyong piso, 42,000 barangays more or less. Hindi pa mainam, kayo ang kasama sa pagpaplano ng budget, alam ninyo ang pangangailangan at prioridad ng inyong mga lokalidad. At ibabalik din sa inyo para kayo mag-implementa. Hindi ba napakainam? Aasenso lahat ng karayunan, aasenso lalo ang Lingayen at ang iba pang mga lugar sa buong Pilipinas at yung congestion sa Metro Manila, yung congestion sa Metro Cebu, yung congestion sa Metro Davao, mababawasan. Dahil bawat isang probinsya, bawat isang munisipyo, bawat isang barangay, may sariling pondo, magkakaroon ng job opportunities. Dahil may mga proyekto, may mga livelihood projects. Dito sa Pangasinan, wala tayong masyadong problema. Bukod doon sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ng development projects ng ating pambansang budget. Ito yung aming pangunahang programa. Tugunan ang pangangailangan ng mga local government units sa pamamagitan ng kaban ng bayan. Huwag niyo sabihin o huwag niyo isipin na wala kayong pakialam sa national budget. Hindi po. Bakit lumobo yung ating utang? Magkano yung utang na natin sa ngayon? Mahigit 11.9 trillion pesos. Bago bumaba yung pangkasalukuyang administrasyon
sa June 30, 2022. Alam nyo ba kung magkano na magiging utang nating lahat? 13.42 trillion pesos. Ang isang trillion, 1,000 billion. Napakahirap bilangin. Now, ano ba ang populasyon ng Pilipinas sa ngayon? Ngayon po, nasa 110 million tayo o halos 111 million pesos na ay Pilipinos ang population. 111 million Pilipinos. Kapag pinaghati-hati natin yung 13.42 trillion sa 111 million Pilipino, bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, kahit yung batang nakaupo dyan sa tabi, maski yung pinanganak sa oras na ito, may utang tayong lahat, 121,000 pesos. Bakit natin sasaluhin ang inutang ng iba naman hindi nagamit sa maayos na paraan? Nararapat lamang na ating tingnan tayong lahat, meron tayong taya sa ating kabanambayan. Kaya nga tawag kabanambayan dahil kabanyan ng atin lahat, natin lahat. Para ba sa isang pamilya, hindi ba? Sa isang pamilya, kung halimbawa ang 10,000 kinikita ng padre de pamilya at 12,000 isang buwan ang gastos, kailangan mautang ng 2,000, hindi ba? Pero umuutang tayo na mas higit sa pangangailangan dahil gusto natin mabawi sa pamamagitan ng investment. Uutang tayo ng 15,000 piso, bayarin 3,000, ipuhunan natin, pwede magbukas ng sari-sari store, water filling station, o kung ano mang negosyo, para na sa gawang kumita at mahapon natin yung ating kinutususan na pangangailangan buwan-buwan at para mayroong umasenso pa yung buhay natin. Ganyan din po ang ating national budget. May taya tayong lahat. At maraming masosolve na problema pagka yung ating national budget ating na-solve o kaya nagamit na maayos. Yan po yung kahalagahan na tayong lahat, tingnan nating mabuti, bantayan nating lahat, hindi lamang po mga senador o kongresista ang dapat may pakialam sa national budget. Bawat isa sa atin. Kapag naibaba ang budget, nakaramihan naman talaga hindi nagagamit at nagamit sa maayos na paraan. Tulad na sinabi ko kanina, malaki ang iaasenso. Hindi na tayo uutang. Hindi tayo aapi-apihin ng malalaking bansa na para bang sa sarili nating teritoryo, tayo ay pinagtatabuyan pa. Hindi tayo magiging mukhang kawawa. Alam nyo ba, Singapore, nagsimula sila, fifth class na bansa. Pagpasok po ni Lee Kuan Yew, nasaan ang Singapore ngayon? Number one, first class state. Nangungutang nga tayo sa Singapore eh. Sila yung trading hub, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Alam niyo, sa laki at sa dami ng problema ng ating bansa, kailangan natin talaga maging mapanuri. Huwag tayo magpadala doon sa mga, alam niyo na, yung pangkaraniwang takbo ng ating kampanya sa ating bansa. Okay, na-entertain kayo, masaya kayo. Minsan nabibigyan pa kayo ng konting tulong. Pero panandalian yun. Pwedeng nabigyan kayo ng 5,000, 2,000. Pwedeng solve na kayo sa loob ng 2 araw, 3 araw, 1 linggo. Pero, ano na mangyayari sa buhay nyo kung 3 taon o 6 taon naman kayo maghihirap dahil mali ang pamumuno? Kami po may maliwanag na plataforma. At ito'y kaya namin gawin kasi pinag-aralan namin. Whenever we do something or we plan something, it is always data-driven. Tulad sa edukasyon, nagpasa kami yung universal access to tertiary education. Batas na po ito. Pero yung mga kabataan ba natin, nakaka-access sa libreng edukasyon? Hindi po. Mali ang implementasyon. Universal Healthcare Act, pinasa rin namin. Ang layunin nun, bawat isang hospital bed, kayang sagutin 800 population. Hindi rin nagagawa kasi hindi napopondohan. Napakarami pang problemang pwede natin pag-usapan at aabutin tayo na magdamag kapag inisip natin lahat ng problema ng bansa. Pero po may solusyon. Ang solusyon nasa ating mga kababayan. Alam nyo ba yung sinasabi natin, the greatest arsenal, pinakamalaking arsenal na nakatago dito sa atin o hindi nakatago. The biggest asset that we have, yung people, kayo, yung ating mga kababayan, hindi po natatap kasi nga, umaasa na lang tayo kung ano lang darating sa atin.
may pakialam po tayong lahat. At minsan sa 6 na taon, minsan sa 3 taon, lalong napakalaki ng ating pakialam. Lalo na yung ating mga kabataan, sila magmamana. Sila yung future. Sila yung hope ng ating bansa. So maging mapanuri tayo at pagdating halalan, mamili tayo sa inaakala nating mayroong may-offer na maayos na solusyon sa lahat ng problema ng ating bansa. Maraming salamat po sa ating lahat at maraming salamat sa mga taga-Ligayen, sa mga taga-Pangasinan, kay Mayor Paul, Vice Mayor Judy, maraming salamat sa inyo lahat. Ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Senator Ping Lacson! Isang beses pa, Ping! Ping! Tito! Maraming salamat mga kaibigan. At this point, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na meron na rin po tayo mga winners ng mga tablets. A-announce natin maya-maya lang ng konti. The meantime, tatawagin ko po mga kaibigan ang bumubuo ng Team Ligot ng Bayan. Mayor Paul Batawil, please come forward. Vice Mayor Judy Vargas, Councilor J. Mark Kevin Crisostomo, Councilor Ramon Anselmo Arsinoe, Jasper Pasyon, Jonathan Ramos, Evangeline Bernal, Prema Eva Arsinoe, Ricardo Ferrer, at siyempre, andito pa rin po mga kaibigan, Senator Guillermo Eleazar, Senator Mingita Padilla, Senator Monsur Del Rosario, Vice President Tito Soto, at siyempre, President Senator Ping Lacson! Ligayen, isang masigabong palakpakan! Maganda siguro mag-selfie tayo kasama yung mga tao natin na bisita natin sa Pangasinan. Pwede po ba? Nakatalikod naman tayo. Kukuha tayo ng picture. Ayan po. Oh, lahat po pwede tumayo at mag-thumbs up para tayo may selfie kasama si Senator Ping, ang all susunod right. na presidente ng Pilipinas, at Senator Tito Soto, ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas. Tayo po ang lahat. Thumbs up! At tayo ay mag-selfie! At ang mga online sites natin na nanonood ngayon, taas ang kamay, iwag-iwag! Alright! Thank you very much. Narito po ang ating mga winners ng ating po mga tablets sa online. Ito na! Kumustahan! Jay! Yes, partner! Jay! Nasa akin na ang pangalan ng mga nanalo ng tablet. Sige, partner. Simulan mo na. Umpisahan natin. The winners dito sa main venue from Barangay Poblacion. Sila ang may highest number of registrants. 527. Wow! Talaga ang, naman, ha? Ang nanalo natin ng tablet, Jackie Sendana. Sendana! Atan si Jackie? Jackie Sendana! Tagasan siya. Poblacion Ligayen! Poblacion Ligayen! Jackie Sendana! Ng, yes, nanalo ng tablet partner si Jackie Sendana ng Poblacion Ligayen. May tablet ka sa ating online kumustahan. Congratulations! Apo! Nanalo rin po mga kaibigan ng Poblacion Ligayen. Walang iba kundi si Janice Santiago. Congratulations ng Poblacion Ligayen sa distrikto naman po. With the highest number of registrants, San Jose, Jackie. 86. Ayun. Irma Ochave ng San Jose, Labrador. Ako, nakasatellite tayo yung winner natin from Labrador, Pangasinan. Meron din pa tayo sa San mga Jose, ano to, sa mga site na natin, yes, to. Yes, online site natin. So, i-announce na rin natin yung mga nasa online site. Sa District 2, yan ay sa San Jose, Labrador, Pangasinan. Dalawa. Ang nanalo dyan, unang-una, sinabi mo na. Oo, pangalawa. Si Emma Ochave. At ang susunod ay si Angelo Caburnay. Angelo Caburnay. Simulan natin sa District 3. Alright. From barangay with the highest number of registrant. Nandito po, from San Vicente, Bayambang, Shaira Aguyo. At ang isa pa nating nanalo sa District 3, si Rodel Sagun from San Vicente, Bayambang, Pangasinan. Siyempre, tagtungo naman tayo sa District 4 from barangay San, kasama ho dyan sa may Kabanbanan. Walang iba kundi si Julie Sagawinet ng Kabanbanan, Manawag, Pangasinan. Meron kang tablet.
Susunod naman, sa again from District 4, si Mary Ann Villamil, Liksi, Manawag, Pangasinan. Yan, lahat po yan mga kaibigan. Napapanood nyo, na-announce po natin dito sa online kumustahan. Live po dito sa Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Pangasinan. Isa pa, pag sinabi ko, Ping, sabihin nyo, Lacson, Ping. Ping. Pag sinabi ko, Tito, sabihin nyo, Soto, Tito. Tito. Palakpakan, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Parker Jeff. Thank you. Has been your host from 90.3 Energy FM, the Gubon, Masang Samit. This is Jay Uriles. To God be the glory. Yung good example din. Thank you. Parang si Mami, susundin mo dahil nire-respeto mo. Gusto ko yung ipapalik ulit ang dignidad ko. Yung pareho namin may tapat sa Diyos. At marahan. Siyempre, yung tulad kong lagi tapat sa kapuli. Yung tulad namin, lagi panik sa tapat at jalit sa katiwalian. Wow, sino naman yan? Ay, si Ping yan. Ping, siyempre. Ping Lacson. Si Ping. Ping Lacson po. Lacson. Siyempre, si Ping. Lacson, sir. Si Ping Lacson. Parang gulo-gulo naman ang lahat ngayon. Kaya dapat, leader natin si Ping. Ayusin natin ang gobyerno. Ayusin natin ang buhay mo. Pagkantahan na tayo.